It's another unboxing, but this time, it's a toy. Hello guys, kamusta tayo dyan? Welcome to another vlog. I think most people are familiar with Funko Pop. It is an American company which produces vinyl figurines, which are collectibles. They derive it coming from famous personalities or famous people coming from movies, TV shows, animes, and including cartoon characters. I purchased my Funko Pop from Amazon US and makikita nyo dito yung price of each toys. Let's start the unboxing. Yung mga display ko na action figure like Funko Pop ay nasa Pilipinas, ang problema ko, yung asawa ko, sobrang linis. So, what she did is, she removed it from the box, display it on a cabinet, and tinapon yung box. Siyempre, di ka na huwag makipag-argue sa asawa mo. One, nangyari na. To, hindi niya alam. Okay? So, yung mga collectors dyan ng toys, alam nila na pag nag-purchase sila ng laruan na ganito or any action figures, keep the box. Okay? Somehow, in some point, yung mga value ng mga ganitong toys tumataas as the years goes by. So, I have one Batman figurine which is coming from the Batman animated series. Nabili ko siya dito sa Saudi Arabia sa halagang 74 SARS or 75 SARS Saudi Riyal. Right now, when I check the price sa Amazon, it's already costing at around $53 to $68. And normally, I think kapag yung toy na lang ang present, nagiging half the price na lang yung kung ibebenta natin to. But on my part, hindi ko naman siya balak ibenta. So, gusto ko siyang mag-collect kasi ito yung mga figurines na afterwards eh, tumanda yung mga anak natin. Yung iba dito, hindi na nila kilala. Or hindi pa nila nakagisnan. So, gusto kong i-introduce sa kanila ito yung mga kinahihiligan ko, yung mga kinatutuwaan ko, mga famous celebrity, famous action figure, and lalo na ako, anime fan ako. I watch anime, I read manga. So, kahit sa ganitong edad, eh, I enjoy doing those types of young things. Ika nga. So, sa edad ko na ito inabot ko, eh, I still enjoy watching and playing with these steps. So, ang tanong, bakit yung mga matatanda, eh, bumibili pa ng laruan at nagko-collect pa ng laruan? So, the reason for that is habang lumalaki tayo, especially na nung kami, lalo na ako,
batang 90s. Okay? And salat kami sa buhay. So, not all the time nakakabili kami ng laruan na gusto namin. Okay? So, ngayong nagkatrabaho, so, doon kami nag-i-invest ng pera para magkaroon ng collectibles. And it's cool kasi minsan ang nangyayari itong mga toys na to. So, nilalagay natin siya sa estante for display. And nakakatawa pag nakikita rin siya ng ibang tao. Wherein, oh, si Kwan yan, ang ganito yan. Oh, Spider-Man yan. Oh, si Venom. Oh, si John Wick sa movie. Diba? So, nakakatawa na nare-recognize siya ng mga tao, ng mga kaibigan mo. Alright? So, in the Philippines, meron na rin ako nauwing mga Funko Pop figurines. By the way, meron na akong apat. I have Groot, which is yung nasa paso siya. I have Batman. I have Spider-Man. And I also have a Jollibee vinyl figurine, which is yung nakabarong pa siya. So, if you notice in this video, I also have Funko Pop like The Flash from the TV series The Flash, and meron din akong Wobblehead na Thanos. So, in the middle, ito naman, character siya sa nilalaro kong computer game, which is Dota 2. Ito nga pala si Wind Ranger, one of my favorite characters sa Dota 2. Thank you again guys for tuning in to my channel. And see you again on my next video. Let's go!